Magdidilim na nang makabalik sa upuhan itong sina Anton at Totep at ang mga kasama. Marami sa kanila ang sugatan, kaya naman kinakailangang malapatan ng lunas agad ang mga ito para sa muling pagharap sa mga liblib, lalo na't may pagbabanta ang mga ito ng pag-atake. Hindi naman iyon lingid sa kanila, magiging malaking suliranin lang kung hindi patuluyang babuti ang kanilang mga pangangatawan sa pagkakataong iyon. Ilan sa kanila ang kinakailangang dalhin sa ospital tulad ni Tony at Delphine, at ang iba naman ay mas minabuting sa bahay na lang magpagamot. May mga ilang manggagamot din naman sa gawing iyon ng ubuhan. Matatandang dating naging bahagi ng paglaban sa dilim o mga sinaunang telemadon, at ang isa dito ay si Tata Belong na sa mga sandaling iyon ay kausap nitong sina Anton na Totep. Kinamusta nito sa kanila si Jello kung ano ba ang kalagayan nito, na bakit hindi na yata nakikibahagi o tumutungo sa mga lugar kung saan may sumisibol ng banta ng panganib. Gayong malakas pa naman daw ito at wala naman yatang iniindang karamdaman. Sa ganong tanong ay hindi rin naman alam nila Anton ang eksaktong kasagutan, dahil ang alam lang naman nila ay hindi naman tumatanggi itong si Jello sa kanyang obligasyon, bagaman sila na rin kasi ang pumipili ng sitwasyon na mas mainam na manatili na lang ito sa villa dahil sa lagi ring nakaambang panganib doon. At ngayong sapat naman na ang kanilang magagawa, ay tama lang naman na sila na ang sumalo ng obligasyon. Walang pagtatalo sa bagay na iyon, dahil iyon naman ang napagkakasunduan. At dahil nga sa walang sagot na natanggap ang matandang manggagamot, ay bahagya itong napailing na tila nadidismaya. Nababasa ng dalawa ang ikinikilos nito. Wala itong tiwala sa kanila. Malapit nang magtapos ang kapasan. Ilang araw na lang. Alam niyo ba ang ibig sabihin nito? Tanong ng matanda sa dalawa. At ito naman ang biglang dating nitong si Tonyo, na galing sa paghatid kina Tony at Delphine sa ospital, dahil kabisado nito ang pasikot-sikot sa lugar. Alam ko po, siya na ang tumugon sa tanong ni Tata Belong. Mula ngayon ay tiyak na lalakas ang kapangyarihan ng mga liblib, at kung dati ay pangkaraniwan lang ang ganitong pangyayari, sa pagkakataong ito, dahil sa direksyong tinatahak nila, may iba ang sitwasyon. Tiyak na mangingibabaw ang kadiliman. Sa winikang iyon ni Tonyo, ay napatingin sa kanya itong sin Anton na Totep. Nauunawaan naman nila ito, pero tila iba ang nababasa nila sa sinasabi, lalo na nang muling magsalita ang matandang telemadon. Mag-iingat kayo. Wala pa sa kasaysayan ng labanan ng mga aswang ang may nakagapi sa isang daligdigan sa panahon ng pagwawakas ng kapasan, dahil bukod sa malalakas sila ay marami rin ang kanilang bilang. Sa mga sandaling iyon, bagaman buo pa rin ang tiwala ng bawat isa sa kanilang mga sarili, bagya na rin silang nakakaramdam ng pagbigat ng sitwasyon. Matapos ang usapang iyon, minabuti nitong si Anton ang magpahangin muna sa labas ng kubo, at para tawagan na rin itong si Liway para naman kumustahin ang sitwasyon sa villa. Si Miguel ang agad na sumagot ng tawag na iyon. Daddy. Hello anak Miguel. Nasaan ang mami mo? Nandito po sa tabi ko. Daddy, hindi ka ba uuwi? Namimiss ka na kasi namin eh. Ah, sa ngayon nak, baka hindi pa eh. Pero huwag kang mag-alala, gagawa ng paraan si Daddy para makauwi na ako. Alam mo namang namimiss na rin kita eh. Kayo ng mami mo.
Talaga, Dandy? Sige po, aasahan ko po yan, ha. Bibigay ko na po kay Mami yung phone. Ilang segundo ang lumipas, pero wala nagsasalita sa magkabilang linya. Huwag mong paasahin ng bata. Sabihin mo ang totoo sa kanya na baka matagal lang ka pang umuwi. Anton, hindi ganun kadali ang lahat sa inaakala mo. Planado ang lahat at sinasadya nila Hieronimo na tayo ang sumabay sa agos na kanilang ginagawa para pumabor sa kanilang sitwasyon. May nabanggit sa amin si tatay patungkol sa'yo, pero hindi ko maunawaan. Malaki ang tiwala niya sa'yo, Anton, sa pagkakataong ito, lalo na't ikaw na ang hari. Hindi naman nakatugon itong si Anton sa winikang iyon ni Liway, at hindi rin niya maunawaan ng patungkol sa sinasabi nito. Huwag kayo mag-alala, hindi ko kayo bibiguin. Uuwi kami ng ligtas ni Totep. Wika naman itong si Anton. Hihintayin ka namin ni Miguel. Huwag mo din kaming alalahanin dito. Umaasa ako na magiging maayos ang lahat. Tugon naman itong si Liway. Matapos ang usapang iyon, nakaramdam si Anton na kung ano sa kanyang sarili. Tinitignan niya ang kanyang palad kung saan bagya itong nagliliwanag. Nagmumula ito sa liwanag ng buwan. Kaya naman napatingin siya dito at lalong tumindi kung anong nararamdaman niya nang isang tapik ang gumulat sa kanya, si Totep. Hinahanap pala siya nito dahil may mga dumating na ilang mga daligdigang araw sa lugar na gustong kumausap sa kanila. Agad naman nilang hinarap ang mga ito na may dalang balita patungkol sa pagdami ng mga baryong mas pinipili ng sumapi sa mga liblib at yumakap sa dilim. Iilan na lang kaming natitira sa lugar na ito, ang mas pinipiling magtiwala at maniwala sa iyo, Anton. Kahit pang ilan sa aming mga kamag-anak, at wala na kami magagawa kung hindi ang labanan sila. Huwag kayong magugulat dahil ang ubuhan at ang kabawan na lamang ang natitirang nasa iyong panig. At kung hindi mo pa magagawang wakasan ang paglaganap ng mga liblib, baka tuluyang mawala sa iyong paghahari. Ito ang tila nangangambang wika ng daligdigang araw. Nasa ubukan na ang grupo ng mga ito para takasan ang banta ng mga liblib sa kanila. At sa mga sandaling iyon ay nakabilad naman sa ilalim ng buwan ang magkapatid na Hieronimo at Conrad kasama ang kanilang mga tagasunod. Dahil ang gabing iyon ay ang pasimula ng pagtatapos ng kapasan kung saan ang pagsagap ng sinag ng buwan ay nagbibigay sa kanila ng lakas na tila walang kapantay na bitaminang magpapabago sa kanilang mga pangangatawan. Naghihiyawan pa ang mga ito na animoy nakatitiyak na sila sa kanilang tagumpay sa kahit anong laban. Matapos iyon ay agad nagsipagtalilis ang ilang mga liblib patungo sa ubuhan para tapusin itong sina Anton sa utos ni Hieronimo. Sa tingin ko ay sapat na sila para magapi ang nagpapanggap na hari at ang mga kasama niya na kapareho niyang mga mahihinang nilalang lamang. Ayoko nang sayangin ang lakas ko para sa kanila dahil walang liblib ang magagapi sa panahong ito. Wika nitong si Hieronimo at patango-tango naman itong si Conrad. Buo naman ang tiwala ng mga liblib sa kanilang magagawa. Kaya naman ganung kabilis ang kanilang pagkilos patungo sa ubuhan. Samantala, sa gabi ring iyon, ang taong ng barko nitong si Yano sa Misamis, bago ito ay nakatanggap na rin siya ng mensahe mula kay Aling Olivia. Nagtanong ito kung saang pier pa siya susunduin. Pero tumanggi na itong si Yano na sunduin pa siya para na rin sa kaligtasan ng matanda, lalo na't gabi nga ang dating niya sa lugar. Inalam na lamang niya ang address ng bahay para matuntun niya ito. Pagbaba ng barko ay minabuti niyang kumuha na agad ng taxi bago pa siya abutin ng hating gabi sa daan. Pero ipinagtaka niya na ni isang taxi
ay walang nagsasakay sa kanya kapag sinasabi niyang sa kulera at siya pupunta. Tumatanggi ang mga ito. Naisip niyang dahil ito sa sitwasyon sa lugar, kaya naman natatakot ang mga driver. Boss, delikado kasi sa kulera ngayon eh. Kung gusto mo, ihatid kita doon, pero doblehin mo ang bayad. Tugon ng isang taxi driver ng parahin ito ni Yano sa kanyang pagbabakasakali. Wala naman nang nagawa pa itong si Yano kung hindi kagatin ang offer na iyon, dahil wala na siyang mapagpipilian pa. Alam niyo naman siguro ang balita, boss, kung bakit halos wala nang pumabiyahe papunta dyan sa kulerat. Yung dami na palang nabibiktima dyan ng aswang. Susme, nakakatakot. Kailangan ko lang talaga ng pang boundary. Tsaka buntis kasi yung mihis ko, boss eh, kaya pinagbigyan na lang kita. Bahala na, uwi ka ng driver. Pero hindi naman natumugon pa dito si Yano. Habang nasa biyahe ay napansin ni Yano ang unti-unting pagsukal ng tinatahak nilang daan. Halos wala nang makitang establishmento sa lugar na iyon, kundi mga lumang poste ng ilaw at mga glowing in the dark na mga signage sa kalsada na lamang. Mabilis na ring lumalalim ang gabi, kaya naman nakakaramdam na ng takot ang driver ng taxi sa mga sandaling iyon. Ah, boss, ano palang sadya mo sa kulerat? Tagadong ka ba? Magkasunod na tanong nito para mabawasan ang nararamdaman niyang takot. Hindi po, may sadya lang ako sa lugar. Tugon naman itong si Yano. Mukhang mahalagay ang sadya niyo, boss, ha? Ngayon pa talaga sa sitwasyon ng lugar na iyon. Sabi-sabi eh, yung halimaw daw na nandun ay walang awa, kaya nga wala nang pumabiyahe papunta dun. Ilang taxi na lang ang nagtsatsaga, kasama na ako dun. Ay nako, kung hindi lang talaga matindi ang pangangailangan ko, hindi kita ihatid, boss eh. Bakit na daw po ba ang itsura na sinasabing halimaw? Tanong naman itong si Yano. Nagbabakasakali din kasi siyang makakuha ng impormasyon. Maya-maya lang ay isang grupo ng mga kapulisan ang humarang sa kanila. Agad namang ibinaba ng driver ang salamin para alamin ng dahilan, nang mapansin nila ang ilang mga harang sa daanan. Anong meron, chief? Tanong ng driver sa isang pulis na lumapit sa kanila. Hanggang dito na lang kayo, bawal lang dumiretso. Sa binigay ngayon ng pulis ay napatingin tuloy ang driver kay Yano. Eh, chief, paano po itong pasahero ko? Eh di pababain mo na. Sige, boss, okay lang. Kung hanggang dito na lang tayo. Uwi ka naman ni Yano, dahil alam na rin niya ang sitwasyon. Matapos iyon ay nag-abot na rin si Yano ng bayad sa driver at tuluyan ng bumaba sa sasakyan. Ikaw, boy, isang ka? Muling tanong ng pulis. Sa kulerat po. Sa kulerat? Gabi na. Wala ba nakakapagsabi sa'yo na bawal ang pag-aalagala sa lugar na iyon kapag sumapit na ang alas 8 ng gabi? Maghahating gabi na. Dito ka nalang magpalipas ng oras at lumakad ka nalang pag maliwanag na. Sir, gaano pa po ba kalayo dito ang kulerat? Mga 1 kilometro na lang. Bukas ng umaga, may mga dumadaang tricycle dito. Pwede kang sumakay doon. Magpahatid ka nalang. Muling wika ng pulis. At dahil doon ay wala nang nagawa pa itong si Yano kung hindi sundin ang mga kapulisan. Ang ilan ay lumapit pa sa kanya na tila nagtataka rin na naroon siya sa lugar na iyon ng dis oras ng gabi. Nagpadala na lamang ng mensahe itong si Yano kay Aling Olivia at sa kanyang ate Lena na naroon na siya malapit sa kulerat at kailangan lang munang magpalipas ng gabi sa barracks ng kapulisan. Ay nako, ate, hindi talaga siya papayagan ng mga pulis. Sobrang higpit kaya ngayon. Wika ni Aling Philomena nang malaman ng sitwasyon nitong si Yano nang banggitin ito ni Aling Olivia. Ito naman kasing si Yano, akala yata niya eh mamamasyal lang siya sa kanyang pupuntahan. Wika naman ni Aling Olivia. Kinakabahan tuloy ako. Ang sabi ni Lena ay 20 anyos lang ang batang ito. Sa edad niya kayang iyon, kaya niyang harapin ang mga aswang dito.
Sus Maria Katilpulena, tila nangangambang wika ni Aling Olivia. Samantala, agad namang nakarating sa ubuhan ang ilang mga liblib na naatasan itong si Jeronimo para tapusin nga itong sina Anton. Pero agad ding naramdaman ng kanilang pagdating. Kaya naman pinalikas muna ang ilang mga mortal at mga daligdigang araw sa kanilang kinalalagyan. Mabilis ang naging pagkilos ng grupo nitong sina Tata Belong kasama si Nagibo, Robert at si Nika para makalayo sa lugar. At ito naman ang paghahanda nitong sina Anton kasama si Totep at si Tonyo. Maya-maya lang ay naramdaman na nga nila ang liblib sa kanilang paligid. Mabilis na nagbago ng anyo itong si Tonyo na agad sumugod sa kinalalagyan ng mga ito. Nasinundan naman itong si Totep at maging itong si Anton ay kumilos na rin. Alam nitong si Tonyo na mahihirapan sila sa pagkakataong iyon. Pero dahil sa taglay niyang lakas at galing sa pakipaglaban, ay nagagawa na itong makasabay sa pag-atake ng mga liblib. Pero isang sakmal ang nagpatalsik sa kanya at nagpahandusay sa talahiban. Agad siyang sinundan ng mga liblib pero bigla siyang nawala. Nagulat na lang ang mga ito nang siya naman ang umatake. Pero nasalag lang ang mga ito at muli na naman siyang tumalsik sa isang pag-atake sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang kakaibang lakas at bilis ng mga kaharap niyang liblib. Bit-bit naman ni Anton ang isa sa mga liblib sa liig kung saan ay tumagos ang kanyang mga kuko dito hanggang sa batok. Matapos ito ay inihagis niya itong naghahabol ng hininga. Pero sa kabila nito ay may iniinda na rin pala siyang sugat sa kanyang tagiliran. Bago niya napabagsak ang liblib ay nagawa pa siyang masaktan ito. Napatingin tuloy si Totep sa kanya. Dahil sa tagal nilang nakikipaglaban ay ngayon na lamang ulit nasaktan at nagtamo ng sugat itong si Anton. Hindi niya ito pwedeng pabayaan dahil alam niyang si Anton talaga ang pinakapakay ng mga liblib sa mga sandaling iyon. Dahil kung mawawala itong si Anton ay lalong titindi ang pang-aangkin itong si Jeronimo sa trono. Anong nangyari? Tanong ni Totep kay Anton. Wala to, sagot naman ni Anton. Sa gitna ng pakikipaglaban ay nararamdaman na naman ni Anton ang kakaibang pakiramdam niya. Bakit ngayon pa? Nawika niya sa kanyang sarili. Dahil tila nakakahad lang ito sa kanyang mga pagkilos. Kaya naman sa muling pag-atake sa kanya ng mga liblib ay agad siyang bumagsak sa kabila ng pagsalag niya dito. Sa pagtulong naman sa kanya ni Totep ay ito naman ang bumagsak. Hindi sila makapaniwala sa taglay na lakas ng mga ito. Dahil kahit noon pa man ay nakakaharap na nila ang lahing ito. Pero iba ang lakas ng mga kaharap nila sa mga sandaling iyon. Isang malakas na suntok ang nagpatalsik sa liblib na papalapit kay Totep. Dahil agad nakabangon itong si Anton na nanlilisik na ang mga mata. Kinagulat iyon ni Totep. Ilang liblib naman ang umatake kay Tonyo. Dahilan para mahirapan itong makipagsabayan. Kaganti pa lang siya ng pag-atake ay naroon na inaatake naman siya ng isa. Dahilan para magalusan siya. Kaya naman ito rin ang sulpot ni Anton para tumulong sa kanya. Pero nagulat itong si Anton nang mapansin niyang tila nag-iiba sa paningin niya ang itsura ng mga liblib. May kung anong kakaibang imahe ang lumitaw sa likuran ng mga ito. Napahinto tuloy siya sa kanyang pagsugod. Maya-maya lang ay lumapit sa kanya si Totep para tulungan siya sakaling umatake ang mga liblib sa kanya. Nakabangon na rin itong si Tonyo pero napansin nila na tumatagas na ang tugo sa balikat nito. Pero hindi ito iniinda ni Tonyo at muli pa itong sumugod. Na ganun din ang ginawa nitong sina Anton na Totep. Pero sinalubong lang sila ng mga liblib nang biglang dumilim ang kalangitan dahil sa makapal na ulap na tumakip sa buwan. Dito ay biglang nawala ang imaheng nakita ni Anton sa likuran ng mga liblib at napansin din nilang bumagal ang pagkilos ng mga ito na sinamantala naman nila. Isa-isang humandusay ang mga liblib
na sinundan pa ng kanilang mga pag-atake. Pero mabilis na naalis ang ulap sa buwan, dahilan para agad makaganda ng pag-atake ang mga liblib. Pero huli na, dahil sa bilis ng pagkilos ng tatlo, ay mabilis din silang nagpakawala ng mga sakmal na bumuhutas sa katawan ng mga liblib. Dahilan para tuluyang hindi na makabangon pa ang mga ito. Pare-pareho silang sugatan sa mga sandaling iyon. Maging itong si Anton ay malaki ang natamong sugat sa kanyang likuran, kaya naman halos maligo rin ito sa kanyang sariling dugo. Hindi sila makapaniwala sa lakas ng mga liblib na nakahandusay sa kanilang harapan. Hindi ko alam, pero ibang panahon ito ng kapasan. Marami na ako nakaharap ng mga liblib sa ganitong panahon, pero parang kakaiba talaga ang panahon ito. Wika nitong si Tonyo. Kahit ako, nagtataka kung bakit napakalakas nila. Kung hindi pa siguro natakpan ng buwan, tiyak na malalagay tayo sa alanganin. Wika naman itong si Totep. Nang mapansin nilang tila lalong nanghihina itong si Anton, hanggang sa tuluyan itong pumagsak. Samantala, magliliwanag na ng maalimpungatan itong si Yano dahil sa ingay ng kalsada. Sa waiting shed na lamang siya umidlip dahil wala rin naman siyang mahihigaan sa barracks ng mga pulis. Marahan niyang idinilat ang kanyang mga mata at ito naman ang lapit sa kanya ng isang pulis. "Boy, pwede ka nang magtungo sa pupuntahan mo. Maliwanag na." Wika nito sa kanya. Doon ay tuluyan ng bumangon itong si Yano para mag-abang ng masasakyang tricycle, na iyon ang sabi sa kanya ng pulis na may bumabiyahe nga raw doon na tricycle na papuntang Kolerat. At maya-maya nga ay ito na ang dating ng isa na agad naman niyang pinara. Tilaok ng mga manok at sigaw ng batang nagtitinda ng pantisal ang sumalubong kay Yano sa buhana ng Nayon, kung saan dito na siya binaba ng tricycle driver. At dahil wala naman siyang kakilala sa lugar, ay wala siyang ibang mapagtatanungan kung hindi ang batang nagtitinda ng pantisal na huminto sa kanyang harapan. "Yeah, pantisal oh, mainit pa." Alok sa kanya nito. "Pwede bang magtanong, Toy?" Sagot ni Yano sa bata. "Bili ka muna ng pandesal, at sagutin kita." Tila pang-iskam na wika ng tindero na ikinangiti naman itong si Yano. "Sige, bigyan mo ko ng 100. "Yan, ayos. Ano po bang tanong nyo, ya?" Muling wika ng bata habang pinupunpun nito ang 100 halaga ng pandesal sa kanyang malaking styro cooler. "San ba dito ang bahay ni Aling Olivia?" Ito nga ang tanong ni Yano. Agad namang napakunot ng noo ang bata dahil tila wala siyang kakilalang Aling Olivia sa lugar. "Nakuya, wala akong kilalang ganun eh." Wika ng bata. Pero maya-maya lang ay naalala niya si Aling Filomena nang bumili ito sa kanya ng pandesal nakaraang araw lang. Dahil nabanggit ito ang pangalan ng kasama na sa tingin niya ay kapatid nito. "Siya siguro yung kapatid ni Aling Filomena. Oo, alam ko yung bahay niya. Baka pwede mo naman ako samahan, Toy." "Paano? Nakitinda po ako eh." "Okay lang, bibilhin ko na lang lahat ng pandesal mo." "Sure, samahan na kita. Yeah." Muli namang napangiti itong si Yano, pero wala na siyang choice. "Magkano bang lahat yan?" "$250 na lang po itong." "Sige, bilhin ko na yan." "Yes!" Sigaw ng bata at sinamahan niya itong si Yano. "Ako nga pala si cellphone niya." "Ano? Cellphone ang pangalan mo? Bakit naman cellphone?" Natawang tanong nitong si Yano sa bata. "Ewan ko nga sa nanay at sa tatay ko eh. Kinuha kasi ang pangalan ko sa pangalan nila. Celia po kasi si nanay at Poncho nito naman si tatay. Kaya nga lagi ako inaasar dahil sa pangalan ko. Pero okay lang, sanay naman na ako eh." Nakangiting wika naman ng bata. "Malayo pa ba tayo?" Muling tanong ni Yano sa kanya. "Hindi, ayun na ang bahay nila oh."
pagtuturo ni cellphone sa bahay. At malayo pa nga lang ay napansin na itong si Yano ng matandang babae na nagwawalis ng mga dahon sa labas ng bahay, kung saan ay napatingin ito sa kanya at napako ang tingin nito. Alay, mukhang si Yano na ito. Wika ng matandang nagwawalis na si Aling Filomena. Ate, narito na si Yano! Sigaw nitong si Aling Filomena, na agad namang narinig nitong si Aling Olivia na sa mga oras na iyon ay nagluluto ng kanilang agahan. Agad nitong tinawag ang pamangkin na si Dina para ituloy ang pagluluto. Agad niyang sinalubong si Yano na sa mga sandaling iyon ay nasa kanila ng bakuran at kasama nga ang batang si cellphone. Ayano, ikaw na ba yan, iho? Ang kapatid ni Lena Totep? Tanong ng matanda. Opo, ako nga po. Ay, buti naman at narito ka na, iho. Ay, sino naman yung kasama mo? Tanong ni Aling Olivia na ang tinutukoy nga ay si cellphone. Ah, sinamahal lang po niya ako. Taga dito po siya. Ay, si cellphone pala yan. Wika naman ni Aling Filomena. Magandang umaga po, Aling Filomena, Aling Olivia. Wika naman ng bata sa kanila at nagpaalam na ito. Naabutan na rin kasi ito ni Yano ng pera. Kinuha na rin niya ang ilang pandesal para na rin sa ganun ay may agahan sila. Salamat naman at maayos kang nakarating dito. Muling tanong ni Aling Olivia kay Yano. Sa mga sandaling iyon ay nasapag na sila at nag-aagahan. Ang gandang lalaki mo pala. Pero parang napakabata mo pa yata. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Bakit pumunta ka dito? Tanong nitong si Aling Filomena. Nay naman eh, hindi yan pupunta dito si Kuya Yano kung hindi niya kayang patiklupin ang mga aswang dito sa nayo natin. Matigas at napalakas na wika nitong si Ed. Ay naku, magtigil ka ha. Kahit na, delikado pa rin. Eh mukhang hindi naman natatakot si Yano na eh. Sabat naman itong si Dina. Asya, kumain muna tayo. Mamaya inilibot ka namin dito para maging pamilyar ka. Wika ni Aling Olivia. Opo, sige po. Tugon naman itong si Yano. Sa umaga ring iyon ay tuluyan ang nagkamalay itong si Anton. Nakakaramdam siya ng bigat ng pakiramdam sa hindi niya malamang kadahilanan. Marahan siyang umupo mula sa pagkakahiga nang mapansin siya ni Totep. Sir Anton, ayos ka na ba? Nag-alala kami sa iyo ah. Wika nito. Ah, hindi ko alam. Pero parang nanghihina ako eh. Muling wika nitong si Anton. Pero alam niyo ba Sir Anton, yan din ang pinagtataka ng mga ilang kasama nating daligdig ang araw. Halos hindi na makabangon ng iba. Nanghihina silang lahat. Ano? Anong ibig mo sabihin? Hindi lang ako? Oo, marami kayo. Wika ni Totep. Yan, natapos na naman ang isang bahagi ng Aswang Hunters. Muli, maraming salamat sa mga patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Ngayong nakarating na sa kulirat itong si Yano, anong mga pagsubok kaya ang naghihintay sa kanya? At ano naman kayang hindi maipaliwanag na dahilan ng pagkakagupo at panghihina nitong si Anton at ng iba pang mga daligdigang araw sa panahon ng pagbawakas ng gapasan? Abangan sa susunod na episode ng Aswang Hunters. Woo!